Hello po mga kababayan and welcome back po sa ating channel, Tokis ni Pidol. Ang bibigyan po natin ng opinion at reaction ay ito pong walang katapusang issue at usapin tungkol po sa 203 billion pesos na estate tax ng mga Marcoses. No? Nakakarindino po yan. Kung ano-ano na lang po ang nadidinig kong usapan dyan, no? Yung mga dumidepensa po dyan sa mga Marcoses, may mga tax expert at yung mga anti-Marcoses na nagpupumilit at isinisigaw na dapat bayaran na yan ng Marcos, mga tax evader, magnanakaw sa bayan. Pero ang tanong, yung mga anti-Marcoses na nagpupumilit at nagsasabing tax evader si Marcos, bakit hindi kayo pumunta sa korte? Kusuhan nyo sila, baka kayo po ang susi para tuluyang bayaran na yung 203 billion na estate tax at mapilit ang BIR na gumawa ng action. Kasi po, sa dami ng inalabas na explanation sa inyo about tax law and the liabilities of the estate owners, ay hindi po kayo naniniwala. Nakakarindi na ang kabubuhan ninyo na sumisigaw na magnanakaw at tax evader ang Marcoses, lalong-lalo na ang tinutukoy nyo ay si Bongbong Marcos kasi po siya po ang number one at projected na mananalo na presidente kasama si Sara Duterte itong May 9, 2020. 22. Kaya kayo sigaw ng sigaw, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw na kung saan kinagat nyo yung narrative nung isang ampaw na presidential candidate na si Isko Kidbenta at na kung saan kinagat niya rin yung narrative ng isang retarded o retired associate justice na kailanman hindi na iluklok as Supreme Court Chief Justice na si Carpio. Na kung saan wala naman siyang basis, paano niya na-compute yung 203 billion pesos? Kasi po, alam nila na malakas ang dagungdong at sigaw ng taong bayan, no? Sabihin niyong 80% sumisigaw na iluklok ang Marcos Duterte sa Malacanang pagkatapos ng May 9, 2022 election. Yang 203 billion pesos na yan na sinasabi nilang tax deficiency o estate tax, no? E bahala na ang BIR dyan ang mag-compute, ang makipag-usap sa Marcoses, no? Puro kayo mga tax expert eh. Kung pala tax expert kayo, bakit di kayo magsama-sama? Mag-file kayo ng class action suit against the BIR, against the PCGG, and against the Marcoses. Hindi yung ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Sayang lang ang bunganga ninyo kasi po, karamihan hindi naniniwala sa inyo. Bakit? Kasi ang tanong, bakit ngayong panahon lang ng campaign period at election period inilabas ng mga gunggong na pingklawan na yan ang issue about the estate tax? Ilang administrasyon na ang dumaan? Ilang BIR officials na ang nag-retard? Bakit hanggang ngayon hindi nila makuha yan? At bakit ngayon nyo lang inilabas? Na kung saan merong isang BBM na tumatakbong presidente. Kasi po, ano? Anong ibibigay nyong narrative? Pag naupo ang Marcos o si BBM sa Malacanang, absuelto sila sa lahat ng kaso. Mga gonggong, pinapatunayan nyo lang ang narrative ninyo na mga tanga kayo. Ibig ba sabihin, pag naging presidente ka na, mas mataas ka pa sa constitution ng bansa? Mga kababayan, no? Kayo na mahusay makinig, magbasa at mag-isip. Sinabi ni Juan Ponce Enrile sa isang interview niya diyan sa SMNI, na Ferdinand Edralin Marcos
na mahala siya under the Constitution. Ibig sabihin na mahala siya ng naaayon sa batas, even the martial law, which is nakapaloob sa Constitution. Pero sinasabi nyo diktador. Kung diktador pala si Marcos noon, eh bakit ang daming nagawa sa bansa? Kumbaga sabi nga eh, bakit buhay pa kayo? Diba? O sino ang tunay na diktador ayon kay JPE? E di si Cory Aquino. Diba? In-establish niya ang revolutionary government without the approval of the people. Sila-sila lang. Di po ba? Ngayon sasabihin nyo, pag naupo si Bongbong Marcos, absuelto na siya sa lahat ng kaso. Hindi pong ganon. Merong mga batas na dapat sundin. At sinabi na rin po yan ng Marcos family na we will abide sa ipag-uutos ng korte. Pero ayusin nyo muna. Yan po yan. Ito po yung isang ulat ng Manila Bulletin na hindi namang kaalyado ito sa Marcoses. Kaalyado ito nung mga dilaw na naging pengklawan. Ano sabi sa headline nila nung April 4, Monday? Heirs, yung tagapagmana, not liable for 203 billion pesos estate tax, sabi ng BIR. Ano po ba mga kababayan ang ibig sabihin ng liable? O, ang sabi dyan, adjective. Responsible by law, legally answerable. Okay? Likely to do or to be something. Unahin natin yung responsible by law. Ang sabi dyan sa balita, heirs, no? Heirs, not liable. Ibig sabihin, they are not responsible. Tapos sasabihin nyo, bayaran ng Marcoses? Eh sabi na nga dyan, no? They are not responsible. Yung po yung synonym ng liable. Tapos sa loob po ng balita na yon, isinulat naman nung the same person na BIR officials, Marcos heirs cannot be compelled. Una, liable. Ito namang compelled, it is a verb. Hindi mo sila pwedeng pilitin, force, or oblige. Nakuha nyo? Ibig sabihin, hindi sila responsible at hindi rin sila pwedeng iobliga na bayaran yan. Cannot be compelled. Hindi mo sila pwedeng utusan, hindi mo sila pwedeng pilitin na bayaran yung 203 billion tax deficiency. Bakit po? Bakit ha? The heirs and administrators of the late, dalawa ha, the heirs and administrators of the late President Marcos estate cannot be compelled or sued, hindi pwedeng inibanta sa korte for tax evasion even if they refuse to pay the more than 203 billion deficiency inheritance tax assessment on the latter's asset. This was the consensus among regional directors and district officers of the Bureau of Internal Revenue nationwide. BIR field official who requested anonymity explained that the estate is levied on real and personal properties of a dead person and not on the assets owned by his relatives. Nakuha niyo idea? Hindi pwede niyong kasuhan o pilitin at hindi rin responsible by law ang mga Marcoses and their administrators na bayaran yung 203 billion estate tax kasi po yan ay yan ang ina-assess doon po sa mga naiwang ari-arian at mga assets nung namatay, hindi nung mga kamag-anak ni late FEM. Ito pa sabi ng opisyal, I cannot recall any individual being sent to jail for non-payment of the said taxes. At hindi mo rin pwedeng sabihin na ang yung taong yun ay tax evader. Ngayon, kung sino mo magsasabing tax evader ang Marcoses, sana makarma kayo. Kasi kung kayo man ay merong mamanahin ng mga ganyan at hindi nyo kayang bayaran, ano tawag sa inyo? Tax evader? Ikukulong ka? Kakasuhan ka? Hindi po! Ayun ang sabi ng isang regional directors, they cannot recall of any individual being sent to jail for non-payment of the said tax. He said the proper thing to do under the tax code and revenue regulation, ang tangi lang magagawa under the tax code or therefore, they are operating in the context of the law. Diba? Tax code and revenue regulations is to seize, kunin ng gobyerno yung ari-arian at
i-public auction. Oh, ano nangyari? Bakit hindi nabayaran? Eto, that is what we have been doing. Ayun ang sabi ng isang BIR officials. Ginagawa na pala nila, na-seize na nila yung ibang properties and assets, and tinry nilang i-public auction, pero ano ang problema? Nobody was interested in buying them. Meaning, pag na-seize na, nasa gobyerno na, ibig sabihin, hindi na pag-aari ng Marcoses ang mga yun. The tax official made the explanation apparently to answer charges hurled by certain political sectors that the Bureau has been negligent in collecting the said taxes. As a result, the BIR is scheduled to rebid 11 properties of the Marcoses family in Tacloban City this month. Actually, the BIR has already seized several properties of Marcoses in Metro Manila and elsewhere, but there was no bidder when auction. Kaya ito ang problema. Ha? Nasa gobyerno na yung mga property. Tapos sasabihin nyo magbayad ng utang. Ang kine-question, anong mga property ang dapat naming bayaran ng estate tax, meaning yung ipinama na sa amin na talagang pag-aari namin at hindi nyo kukunin. Pinaliwanag na po ng BIR at yung mga nagtatanong na kine-question ng BIR bakit hindi nakolekta ang taxes na yan, because of that problem, kinuha na nila eh. Ibinenta, in-auction, walang bumili. Kasi, bakit ko bibilin yan mamaya? Sabihin nyo, pag binili ko, makita ng PCGG. Isequester ulit. Dilugi ako, sayang ang pera ko. Sinong tanga ang gagawa ng ganun? So ano na, mga kababayan? Ang dami po kasi ng mga akala mo ang gagaling, no? About dyan sa 203 billion. Pero ang tunay lang na pakay nila ay gumawa ng black propaganda. Bakit? No? Tulad nga po ng nasabi ko kanina, bakit ngayon lang nyo inilabas yan? Ilang pangulo na nakakampi nyo ang dumaan, ilang mga BIR officials na ang mga kakampi nyo ang dumaan, pero bakit ngayon nyo lang inilabas? Bakit nyo lang ginawa ngayong issue yan? Di po ba? Ibig sabihin, ang gusto nyo lang ay siraan ng siraan ang kampanya ni Bongbong Marcos. Kasi po, bakit? Uulit-ulitin natin. Natatakot kayo na maupo siya bilang presidente ng bansa after May 9, 2022. Halatang-halata naman po ang galaw ninyo. Bakit hindi nyo tanongin doon sa BIR ang dahilan kung ayaw nyo pang maniwala dito sa sinabi ng mga directors and supervisors nila yung kadahilanan? Siguro meron pa kayong mas may alam sa kanila na mga kayo ay mga tunay na tax expert, kayo na ang sumingil. Di po ba? Ulitin natin. Sinabi na, you cannot force them na bayaran yan. You cannot sue them. At wala namang nakukulong dyan sa hindi pagbabayad ng estate taxes. Yan po ang sabi ng BIR officials. Kaya yung mga nagmamarunong dyan na akala mo may doctoral ng tax law o tax code o CPA, yung mga counting posts around, yung mga coconut pala ang utak nyo, coconut pala ang pau-utak nyo ng mga vloggers, no? Kung makaalipusta kayo, makapanglait kayo, wala naman pala kayong alam. Nanggagatong lang kayo. Alam nyo ba yung nanggagatong? You are embellishing the topic, mga demonyo kayo. Kasi bakit? Sinisira nyo ang kaisipan ng mga tao. Pero, sasabihin ko sa inyo, ang naniniwala na lang sa inyo na nagpapakalat niyan ay yung mga tulad nyong mga tanga at ampaw na hindi naniniwala sa mga expert, kundi ang pinaniniwalaan ay ang mga expert daw na mga vloggers at yung kanilang presidente na gumaganong-ganon, which is like a big hypocrisy. Yun lang po mga kababayan, no? Nakakasawa na itong usapin na 203
billion pesoses. Ang daming magagaling. Hindi rin naman ako tax expert, pero binabasa ko yung mga sinasabi ng lalong-lalo na ng BIR officials. Di po ba? O, dyan na, sinabi na ang dahilan nila. Tapos meron pang Senate inquiry. Wala, hocus-pocus lang yan. Magpapapogi lang yung mga senador na dyan. Yun lang po mga kababayan. No? Kayo po, ano po opinion nyo dito sa pinagkakaguluhang 203 billion estate tax ng mga Marcoses daw? Open po ang comment section. Lagyan nyo lang kung may komento kayo, opinion. At yung mga hindi pa nakasubscribe, please hit subscribe button and hit that notification bell para ma-inform po kayo sa mga bagong video uploads. At paki-like and share na rin po ang video na ito. I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.